Okay, dito tayo ngayon sa Mere Lion Park, Singapore. Ayan. Ang siste, yung si Leon, naka-cover dahil, ano ginagawa? Renovate. Meron pong maliit na lion. Sa kanyang anak na pagkatagal pa rin ng hindi man lang na itinago sa pili ko, okay? Hindi man lang ipinakilala, ipinay po sa mga kliyente para po sa publiko para malaman yung katotohanan tungkol kay Raffy Tulfo. At siya po ay miyembro ng media, tagataguyod ng katotohanan, pero itong katotohanan na ito ay itinago po niya. Yun lang po yung statement namin. Maraming po salamat. Okay, po. Sir, yung cellphone nga, sir, lang. Kailan po kailan po sir, madam? Kailan kinasal? 19... Attorney, bakit ngayon lamang po kayo nag-file ng case against Raffy Tulfo? Eh, matagal na panahon na po yung... Kasi po, ano yun ang case ko? Unang-una, ama rin po yun ang kanyang anak. Oh. Pero may mga pangyayari po kasi na... Kaya ako siya nag-design na mag-file ng kaso. Meron po bang may hindi po ba siya na hindi mapag-file? Sir, konti lang, sir. Ituturing na criminal act ang muling pagpapakasal habang existing pang iyong unang asawa o existing pang iyong kasal. Dahil sa may pitidong pinagbabawal ng saligang batas maging ng Biblia. Maaari umanong makulong ng 6-8 taon ang mapatutunayang guilty sa Biblia. Ayon kasi sa Article 349 ng Revised Penal Code, sino mang tao na magpakasal na makalawang ulit o higit pa bago pa man maanal ang kanilang kasal, o ang unang kasal, o bago pa man maideklara ng korte na ito ay presumptively dead, ay maaaring makasuhan ng bigamy.